guys, good evening. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan sa gabi ito. So, nagbabalik po ang Hardest Channel para sa ating simpleng tip na ibabahagi ko po sa inyo. So guys, ang ipapakita lang po natin dito ay yung kung paano magtanggal ng carbon na nakadikit sa ating chamber. So guys, i-open na natin yung ating blower. So, ayan. Sana tuloy-tuloy na po siya. So guys, ang papakita po natin dito ay yung kung paano po magtanggal ng nakadikit na carbon sa ating chamber. So meron po tayong inilagay na plate doon sa nozzle para doon lahat kumapit yung carbon. So mamaya po tatanggalin natin yan, titingnan natin nakadikit ba yung mga carbon sa chamber. So ito po yung ipapakita ko guys. So antayin natin na maubos yung langis na nakalagay dyan sa ating chamber bago natin tanggalin yung nozzle. Meron po tayong inilagay dyan na base plate sa ilalim ng nozzle na nakadikit sa flooring ng chamber para doon po kumapit yung lahat ng carbon. So ito po guys, madali lang po ito linisin dahil meron po tayong inilagay na plate para doon lang lahat maipon yung carbon na nanggagaling sa papel at sa langis. Ayan po guys. So antayin natin na maubos yung oil niya para malaman natin itong effective nga yung nilagay natin para madaling linisin. Kasi ito yung ano, ito yung nagiging problema ng mga customer natin. Kasi syempre hindi naman sila naglilinis after magluto. So naiipon yung carbon doon sa chamber, doon sa nozzle. Kaya kapag maglilinis sila, nahihirapan po. Kasi masyado na pong nakatikit. At mahirap dukutin kasi nasa ilalim. So ngayon guys, gumawa tayo ng paraan para madaling linisin. So panoorin nyo to guys para malaman nyo kung paano natin ginawa. So napakasimple lang po nito guys. So simple lang po. Ang gumawa na po nito si Bro Jaime Vlog. Pero ang pagkakaiba namin, yung gawa niya, yung parang ring lang siya na pinasok doon sa chamber na nakalusot doon sa nozzle. Ito naman ang ginawa ko. So nakadikit po siya sa nozzle. So may base po siya sa baba. Then kapag tinanggal mo yung nozzle, kasabay na po yung plate. So yun po ang pagkakaiba namin, pero parehas po ang purpose niyan para doon dumikit yung lahat ng carbon. So guys, mamaya papakita ko sa inyo. Patapusin muna natin itong fire testing natin. So ang kagandahan pa nito guys, talagang nauubos yung kanyang oil sa ilalim ng chamber. So pag hinayaan lang po natin yung apoy niya at di na tayo magpapapatak ng oil, tumigil po ang apoy niya, lahat ng oil po sunog. So ang matitira na lang po yung carbon ng papel. Yun po yung design natin dito.
kaya natin para ano yung papel. So babagoyin po kapo natin yung butas ng nusin yan kasi medyo pumupugak-pugak siya. So siguro may nagsasalubong dyan na butas kaya ganun. Pero guys, ang pinaka-importante po dito sa video to, yung kung paano natin linisin yung chamber natin. Kung paano natin tanggalin yung carbon. So, yan po yung ano natin. Yung papakita dito sa video nito. Hindi po yung ano, hindi po yung klase ng apoy kasi ano pa yan? Babaguhin ko pa po yan. Babaguhin ko pa po yung butas ng nozzle niyan. So ang pinaka-purpose po ng video to, yung kung paano natin ipakita, kung paano natin linisin at kung saan dumidikit yung carbon. So guys, kung bago ka pa lang po sa channel na to, please subscribe my channel. Then paki-like and share na rin. Then paki-hit ng notification bell para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo. So guys, para lang ito sa mga baguhan na gumagawa ng kalan. So kung wala pa po kayong idea tungkol dito, so panoorin niyo po to guys. Magkakaroon po kayo ng konting idea. So napakasimpleng tip lang po ito, pero napakahalaga po. Lalo na po doon sa mga namang problema kung paano linisin yung burner nila, yung chamber nila. So, meron na po tayong paraan na ginawa. So, panoorin nyo po to guys. Then, pakishare na rin para maraming makalan sa discarding ito. Ika nga, discarding Pinoy. Shoutout nga pala sa lahat ng mga gumagawa ng kalan. So hindi ko na po kayo iisa-isahin. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga solid na supporter ko at sa lahat ng mga viewers na madalas bumibisita sa channel ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. So kailangan na po natin yung ating drawer. Kainanan po natin para mild lang yung kanyang lakas. So diesel po yung nilagay natin dyan para madaling ano. So ito, temporary pa lang po ito na nilagay ko dito. Kasi maglalagay po ako dito ng curb. So hindi pa po ito tapos na chamber natin. So ang ipapakita ko lang po dito ay yung paano natin tanggalin yung carbon sa madaling paraan, sa mabilis na paraan. Medyo madilaw po guys ang apoy kasi diesel po yung kalahati na nilagay ko dyan. Ayan po guys. So wala pa pong cord yung ating chamber. So medyo pumupugak-pugak. Siguro may nagsasalubong na butas dyan kaya ganun. So babaguhin pa po natin yun.
Ah, mahangin po, mahangin po dito. Kaya sumasayaw yung ano, sumasayaw yung apoy. Mahangin po sa labas. Eh. Tantayin po natin na maubos yung langis sa loob ng chamber. Tingnan natin kung natutuyo siya. So dapat ganun guys yung ating design ng nozzle natin. Yung nasusunog lahat. Tulad nung pinakita ni ano ni Bro SDB. So may pinakita siyang latest na video ngayon na talagang sunog na sunog kapag katapos na magluto. Pagkatapos gamitin ng kalan, yung sunog na sunog yung kanyang ano, yung kanyang langis sa loob ng chamber. So wala po talagang natitira. So ito po yung ating ano ginawa din. So magkaiba lang po kami ng paraan pero paras lang po yan. Walang natitira sa loob ng chamber itong mga design namin. So ayan, di na po natin lalagyan ng langis para makita natin kung tuyong-tuyo nga sa loob. Then makita natin at malaman natin kung madali magtanggal ng carbon sa loob ng chamber. So ayan po, paina na po yung apoy niya. Hindi na tayo maglalagay ng langis. So guys, yung ating blower oh, nakapababa pa kasi wala tayong tubong. Ayan. Lahat lang, lahat po yan temporary lang. So, matesting lang natin. So, ayan po. So, ayan. Yung nakikita natin ha, sa loob. Ayan. Dry na po siya. So, inuubos na lang yung konting langis na natitira. So, takpan muna natin. So, okay guys, tapos na po. So, panamigil muna natin ng konti. So, isa pa po ito na pang prevent ng usok guys. Ito yung nilalagyan po ito ng ano, ng pintura, yung sa spray. So, kapag mayroon ka po nito, tapos distress po yung chamber, so nakakatulong po ito para malesen po yung usok niya. Then, syempre, yung amoy. Thank you.
natin kung ano, kung kung paano natin tanggalin yung carbon. Sa loob ng chamber. So ito po yun guys, oh. So tingnan natin ha. So pihitin natin. So ito po yun guys. So yan po. Dito lang po na iipon yung carbon niya. Ayan po. So dry na dry po siya. Ayan, oh, dry na dry po. So kung may na tiraman doon, konti lang po yung langis, yung sa pinakailalim na po niya yan, doon sa ilalim ng plate natin. So, pero yung dito po sa ibabaw, yung dito po sa ibabaw, dry po siya. So, yan. So, malinis po siya. Natin. Wow, mainit. Mainit, mainit. So yan po guys, oh. So dry na dry po siya dito sa ibabaw. Pero dito po sa ilalim may konting langis siya, kasi yung sa pinakailalim ng plate yan. So syempre hindi siya masusunog kasi natatakpan po siya nito. Pero ang kagandahan guys, ayan, oh. Wala siyang ano, wala siyang nakadikit na carbon dito sa ating palibot ng kinakabitan ng nozzle. Ayan, no? Wala po siyang nakadikit. So yung langis sa tira-tira na lang po yan, langis. So itong mga yan, mga papel-papel na yan na naiwan, so nalaglag na lang yan dito nung pagtanggal ko. So ayan, linisan natin guys, ha. Tingnan natin kung gaano kalinis siya. Nawala po siyang dumidikit na carbon. So yung natitira pong langis dyan, so kahit hindi nyo na po yan tanggalin, okay lang po. Kasi magagamit pa naman po yan. So ito, papakita ko lang po, lilinisin ko lang po para makita nyo na wala pong dumidikit na carbon dyan sa ating may kinakabitan ng nozzle. Ingay naman ang busina. So ayan po, napakalinis po ng ating loob ng chamber, oh. So wala pong ano, wala pong dumidikit dito. So ayan, wala pong dumidikit dito. So ayan, malinis po. So madali pong linisin kapag ganito ang ginawa niya. Kapag naglagay kayo ng plate dito sa ibabaw ng sa ilalim ng nozzle. So tanggalin natin yung ano, yung mga papel dito. So ayan po. So tuyo po siya, oh. So ayan. So ganun po guys, after kayo magluto,
ganito lang ang gawin nyo. Tatanggalin nyo lang yung nozzle, then patanggalin nyo lang yung ano, mga nakadikit na papel dito. So ito guys, kahit na dikit po yung ating carbon dito, madali pong linisin kasi natatanggal natin, no? Tatanggal natin. So hindi ano, hindi mahirap linisin. So, ayan po. Yung ginawa ni Bro Jaime Vlog, etong base na to, etong plate na to, pinasok niya po dito sa nozzle, then dikit po sa flooring. So binutasan niya po, then pinapasok niya lang po yan. Ako naman po, iba naman ang diskarte ko. Ipinix ko siya sa nozzle. So ayan po, pinix ko siya para pag tinanggal mo yung nozzle, kasabay po siya. So hindi mahirap tanggalin at hindi mahirap ilagay. So ito po yung pagkakaiba namin ni Jaime Vlog, ni Bro Jaime Vlog, pero parehas po. Parehas po ang parehas po ang purpose niyan. Para dito dumikit lahat ng dumi, lahat ng carbon. So okay guys, sana guys may natutunan kayo dito sa ating video. So napakasimple lang po ng tip na to, lalo na po dun sa mga baguhan. So sana napanood nyo to para nagkaroon kayo ng konting idea dito. So guys, hanggang dito na lang po yung ating video. So maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng napadaan dito sa channel ko. So kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Then paki-like and share na rin. Then paki-hit ng notification bell para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo. So guys, hanggang dito na lang po. Again, magandang gabi and God bless.